Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napakarami mga pagkakautang? Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayong mga iba't ibang mapamamaraan para yung mga utang po natin ay mabayaran po natin to kahit sabihin na natin paunti-unti po siya. Pero in the end ay nasa inyo po rin ang huling halakak at kayo po yung mga kabayad sa inyo po mga pagkakautang. Pero syempre mga bossing ko, ang lagi pong utang po na sinasabi pong yan ay may involved na pera. Madalas po yan ay pera mga bossing, bukod sa utang na loob, pera po naman ang madalas po dyan mga bossing. Kailangan po mga bossing, kapag po tayo ang utang natin ay pera, kailangan tayo po yung magsumigasig sa buhay para mabayaran natin ito kaagad-agad, dagdagan ang sipag at syaga. At humingi po tayo ng tulong sa mahalap Panginoon na mabayaran po natin ito at makaraos tayo sa mga ganyan, yung tipo ba na hindi na tayo mangungutang at soon tayo naman ang uutangan. Ngayon po mga bossing, kung kayo naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan at nagnanais ng pagbabago ng inyong pong buhay, subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay napakarami mga pagkakautang, mainam na subukan niyo po itong gawin. Pero kung kayo po ay gagawa ng ganito mga bossing, kailangan lubusin niyo na. Kailangan mula na po sa inyo pong puso ang pag-wish. Ngayon po mga bossing, kailangan lamang natin ang mga sumusunod na sangkap ha. Kailangan po natin ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay isa sa mga proven na napakaswerte, lalo-lalo na sa usapin po ng pampinansyal. Humingi po kayo na mula sa inyo pong puso at kaagad po itong matutupad basta mula po sa puso ang pag-wish. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, kung kayo po'y nagmamadali sa paggawa po ng mga ganito mga bossing, kailangan po ay mula na po sa inyo pong puso. At kung kayo nagmamadali, huwag nyo na muna itong gawin. Kailangan po kasi dito ay kumbaga maglaan ka ng ilang minuto sa pag-wish. Kasi ito lang din po ang dinagdag ko sa aming pong buhay. Bukod sa sipag at syaga at panalangin sa mahal na Panginoon, dinagdagan ko po ito ng pampaswerte at nagdire-diretso po ang swerte. Yung datarate, yung mga nirarakit ko po sa ngayon, lahat po yan, failed po yan lahat. Lahat po, inalubog pa ako sa mga pagkakautang. Yung ako nga po ay nagtinda po ako dati ng mga pampaswerte. Sinuwerte po ako dyan. Bagamat sinuwerte, nagkaroon ako ng pera, sumigwi ako sa ibang mga negosyo. Nagkaroon po kami ng mga damitan, nagkaroon din po kami ng alahasan, mapa passion, mapa 925, mapa silver nga po yan, at mapa tunay na alahas. Yan po mga bossing ko, failed po ako lahat dyan. Hindi po ako, kumbaga, nauwi pa po ako sa pagkakalubog sa mga pagkakautang at katakot-takot na pagtatago ang lahat ng aking mga ginawa. Ngayon po mga bossing, dahil at dinagdag ko nga po ay mga ganito mga pampaswerte, binabalikan ko naman po mga bossing yung mga dati kong nilarakit at talagang hindi naman ako makapaniwala. Sabi ko noon, talagang panapanahon lamang. Kumbaga, bilog ang mundo. Kumbaga, ako ikaw ngayon inas ilalim, soon, huwag kang mawawala ng pag-asa, soon, kayo naman ang papaibabaw. At kung kayo pinaniniwala sa ganito mga bossing, subukan niyo po ito at proven po ito. Basta tiwala lamang sa inyo pong sarili, lagi niyo sasabihin na huling paghihirap niyo na ito at lahat ang mga pangarap niyo ay malapit niyo nang matupad. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay marami mga pagkakautang, lumarga po kayo, subukan niyo po itong gawin. Isulat niyo lamang po sa dahon ng laurel ang inyong tunay na pangalan at apelyido, pati po yung birthday at year kung kailan kayo pinanganak, at isulat niyo po dito success, success, pitong success mga bossing. At pagkatapos ilagay niyo po siya dito sa isang malinis na lagayan. Pagtapos mga bossing, kailangan natin ng nutmeg. Ang nutmeg, madami na po nagpatutuo dito na sila po ay sinuwerte sa pera. May mga nakatama, yung mga iba naman po ay naging magaan ang flow ng swerte sa kanila at sa kanilang negosyo. Ang gando po ng yung mga customer sunod-sunod, ang gaan ng swerte, lalo na sa pera. Parang lagi pa siyang i-adya kung saan siya ay napapaigi sa pera. Ito po, nutmeg. Lagay niyo lang po siyang ganyan. At ito pong ating clear quartz. Ang clear quartz, ito po ay tinuturing na parang salamin na nagre-replika ang lahat ng bagay. Ito po mga bossing ko, madodoble-doble ang wealth po nito at pantaboy po ito ng malas. Kung wala po kayong ganito, pwede naman po ang piso. Pero syempre, ang piso, barya po yan kung sino-sino na po ang humawak po yan na maaaring may mga kaakibat na itong negatibo. Kaya kailangan, linisan po muna natin ang ating pong barya. Kumuha lamang po kayo ng isang basong tubig, lagyan ng isang kutsarang suka at konting asin. Ibabad nyo po ng 5 minuto ang ating pong piso. Ibilad nyo po ito sa sinag po ng araw. Makatapos ng 5 minuto, hanguin nyo po siya at hayaan nyo siya kusang matuyo sa pamamagitan
sinag ng araw at ng hangin. Pagkatapos, pwede niyo po siyang gamitin na pampaswerte. Yung po mga bossing, ilagay niyo lamang po siya dito sa ating garapon. Ganyan lamang po niyo pong gagawin mga bossing. Yan, itsura po niyan. Ito po mga bossing ko, ilalagay po ninyo sa may main door. Pwede rin po ito sa may center table po ninyo. Pwede rin po ito sa may kusina. Pwede rin po ito sa ilalim ng inyong higaan. Napakaina mga bossing kapag kayo may bakating araw o bakating oras umaga, ibilad niyo po ito sa sinag po ng araw. Na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga kung ano po yung bakating yung oras. Pagdating naman po sa mga pulmon, ibilad niyo rin po siya para napaka-epektibo po ang talab po nito. Tapos, ibalik niyo po siya sa mga lugar na iaakit po mga nabanggit na mga magagandang pwesto. Kung kayo pinaniwala sa mga ganito mga pamamaraan, lumarga po kayo mga bossing at ito po isa sa mga proven na napakaswerte. Ilang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe to my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.